Babae at ang kanyang anak ay nakakulong sa silid na ito sa loob ng maraming taon. Ang ina ay nakakulong ng 7 taon at ang anak ay 5 taon. Ang bata ay hindi umaalis mula sa kanyang silid. Hindi niya alam na siya ay ipinanganak mula sa isang mahirap na sitwasyon. 7 taon na ang nakalipas, ang kanyang ina ay 17 taong gulang na mag-aaral. Inagaw at kinulong siya ni pervert bago siya nanganak. Takot si pervert na makatakas ang ina niya. Ginamit ng kanyang ina ang takip ng banyo upang labanan siya minsan, ngunit hindi niya siya matalo. Ang pervert ay madalas na dumating sa gabi, nagbibigay ng pagkain at kalakal sa kanila, at isiniwalat niya ang kanyang pagnanasa sa ina. Sa tuwing pupunta siya sa ina, itinatago niya ang batang lalaki para hindi masasaksihan ng bata ang mga eksenang nangyayari sa labas. Araw-araw ang ina ay nag-eehersisyo kasama ang kanyang anak na lalaki. Tinuturuan siyang magbasa at magsulat. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Tuwing umaga, umaakyat sila sa bubong upang sumigaw. Ngunit ang kwartong ito ay naka-soundproof. Silang dalawa ay hindi pa nagiging matagumpay. Dumating ang pervert at nagdala ng mga makakain. Sinabi niya na ito ay parehong mahal at hindi epektibo para sa bata na kumain lamang ng tinapay araw-araw. Alam ng nanay na ang pervert ay walang trabaho sa loob ng 6 na buwan. Tapos nagalit siya ng walang dahilan at muntik na siyang masaktan. Ang bata ay palihim na lumabas mula sa silid. Nagising ang pervert, sinubukan hawakan ang bata at nagising din ang kanyang ina. Biglang kinuha ng pervert ang unan at itinabing ito sa kanya. Kinabukasan nalaman nila na ang silid ay walang kuryente. Walang fireplace kaya't malamig ang buong silid. Nagmamadaling binuksan ng babae ang pintuang bakal ngunit hindi ito mabuksan. Ang dalawang tao ay maaari lamang magsuot ng napakaraming mga layer ng damit. Sa araw na ito, ang ina ay naglalang ng isang paraan upang makatakas. Sinimulan niyang sabihin sa bata ang tungkol sa labas ng mundo. Dahil sa taong yun siya ay nalinlang at nakakulong dito. Hindi niya inaasahan na magagalit ang bata. "Hindi ako naniniwala sa masamang mundo na sinabi mo." Ang kanyang magulang ay di nagawang magsalita. Nakulong siya rito ng desperado. Naglalaro ng mag-isa ang bata. Kumuha siya ng isang tasa. Sa ilalim ng tasa at nakita niya ang ilaw. Naiintindihan niya sa labas ng silid ay mayroong isang mundo. Kaya't nagsimula siyang tanungin ang kanyang ina kung ano ang meron sa labas. Tuwang-tuwa ang nanay. Dahan-dahan niyang sinabi sa bata ang tungkol sa labas ng mundo. Tinalakay niya ang isang plano sa bata. Magpanggap na may sakit upang linlangin ang pervert. Inilit siyang dalhin ang bata sa doktor. Hayaan ang batang lalaki na ipasa ang impormasyon para sa tulong sa labas. Tinatakpan ng ina ng mainit na tuwalya ang mukha ng sanggol upang maging mainit ang buong katawan niya. At inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig para makagawa ng suka sa kama. Inilagay niya ang SOS na papel sa bulsa ng bata upang ipaalam sa labas ang kanilang sitwasyon. Napakabilis dumating ng pervert. Sinabi sa kanya ng ina na may sakit ang bata. Sinabi niya na bukas ng gabi ay magdadala siya ng gamot. Sinabi ng ina na kailangan niya siyang dalhin sa ospital. Hindi pumayag ang pervert. Siya ay tumalikod at isinara ang pinto. Nabigo sila sa kanilang plano. Umiiyak ang ina ng buong gabi. Ngunit nakaisip siya ng pangalawang plano. Nagumawa ng peking kamatayan para sa bata upang siya ay dalhin upang ilibing. Ang bata ay patuloy na nakikipagtalo laban sa ina. Ngunit ang ina ay napakamatyaga. Paulit-ulit na tinuruan ng bata kung paano magtago at makawala mula sa carpet upang makatakas. Sa huli, pumapayag na rin siyang makipag-ugnay sa ina. Sa huling pagkakataon ng dalawa ay magkayakap. Pagkatapos ay may tunog ng pagbubukas ng pinto. Mabilis na itinago ng ina ang kanyang anak sa carpet. Nagpanggap at umiyak at sinabing wala na ang kanyang anak. Ang pervert ay tila nagkaroon ng isang maliit na pagkabigla. Nais niyang makita ang bata ng isang beses. Ngunit ayaw ng babae. Nagpa siya ang pervert na ilabas ang bata upang ilibing. Hindi pumayag ang babae na ilibing ang kanyang anak. Sa sandaling iyon siya ay labis na nalilito. Dinala ng pervert ang bata. Nagkatinginan ang mag-ina bago sila umalis. Ito ang unang beses na paglabas ng bata at labis siyang kinakabahan. Tulad ng inaasahan ng pervert ay ipinasok siya sa pickup truck at umalis. Ang batang lalaki na nakahiga ay nanginginig sa takot. Nagsimula na siyang gumalaw, huminto ang kotse ng 2 beses. Sa wakas ang bata ay nakalabas ng carpet. Nakatingin at nakatulala siya sa malaking langit at malaking mundo. Tumayo siya at kumapit sa gilid ng sasakyan at tiningnan ang lahat. Hindi mabilang na mga bagong bagay na nakalimutan niya ang kanyang sitwasyon. Hindi siya naglakas loob na tumalon palabas ng kotse. Sanhi ng kanyang ina na sinabi na hintayin ang paghinto ng kotse bago tumalon. Sa wakas huminto ang sasakyan, tatalo na sana siya pababa. Ngunit sa tamang oras ang pervert ay gumawa ng isang tamang pagliko. Nalaman niya ang tungkol sa bata. Agad na tumalon mula sa sasakyan ng batang lalaki. Tumakbo siya at natamba. Ang bata ay nakabanggaan ng isang pedestrian na naglalakad kasama ang kanyang aso. Nahuli ng pervert ang bata. Ang pedestrian ay nais na humingi ng paumanhin. Ngunit natuklasan niyang kakaiba ang lalaking ito. Biglang sumigaw ang bata, humihingi ng tulong. Pagkatapos ay kinuha niya ang papel. Ngunit ito ay inagaw ng pervert. Sumigaw ang pedestrian na tumawag na siya sa pulisya. Natakot ang pervert at itinabi ang bata. Nag-iisang umalis at nagmaneho. Hindi nagsasalita o gumagalaw. Umuulan, kasama niya ang lalaki. Kumuha ng kumot upang takpan siya. Hanggang sa dumating ang pulis. Ito ay isang mabait na babaeng pulis. Niyakap niya ang bata papunta sa kotse. At nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang sitwasyon. Ngunit hindi uminig ang bata dahil takot na takot siya. Maraming tanong ang babaeng pulis. Tinanong siya kung mayroon siyang isang ina. Sumagot ang bata. Ngunit hindi niya naalala ang pangalan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ina. Matiyag ang nagtanong ang pulisya at nang unti-unti, ang bata ay nagsalita ng isang mahalagang impormasyon. Ang kanyang silid ay isang kubo. Sinabi ng bata na sinabi sa kanya ng kanyang ina na tumalon pag tumigil ang kotse. Sa pamamagitan ng impormasyong ito, ang babae
babaeng pulis ay nagtalaga ng zoning sa tatlong ilaw sa trapiko, at agad na nagulat sa punong tanggapan. Sinimulang puntahan ng pulisya ang mga kanlungan sa lugar na ito. Tila naramdaman ng batang lalaki ang lugar na ito ay pamilyar. Humawak siya sa bintana ng sasakyan at tumingin sa labas. Ito ang ina ng bata. Tumakbo siya upang buksan ang pinto ng kotse. Magkayakap ang ina at ang bata. Iyak nang iyak ang ina niya. Sobra ang pinagdaanan nila. Sa huli sila ay tuluyan ng malaya. Hindi nagtagal, ang pervert ay naaresto ng pulisya. Ngunit ang pamumuhay ang problema. 5 taong gulang na ang bata. Ngunit hindi siya naglakas loob na kausapin ng sinuman. Kung may kailangan siya, sinasabi niya muna sa kanyang ina. Gustong gupitin ng lola ang mahabang buhok ng bata. Ngunit ang bata ay labis na hindi nasiyahan. Naiintindihan pa rin ng lahat para sa kanya. Hanggang isang araw, natuklasan ng lolo na ang bata ay kalmado. Dinala niya ang bata sa kusina, binigyan ng masarap na cereal ang batang lalaki. Sinabi niya sa kanya ang unang pangungusap. May aso ka ba talaga? Oo, meron ako. Ngunit nagsimulang magdamdam ang ina. Nakita ang larawan niya dati, nakita ang iba pang mga batang babae. Labis siyang nababagabag. Bakit ang kapalaran ay pinahirapan siya ng labis? Umupo sa tabi niya ang anak habang hawak ang telepono. Hinaila niya ang bata. Lumating ang kanyang ina upang payuhan siya. Sinisisi niya ang responsibilidad ng kanyang pag-agaw sa kanyang ina. Ang isang reporter ang dumating upang kapanay amin siya. Ang host sa panahon ng pakikipanayam ay nagtanong sa kanya ng labis. Naisip mo na bang magpatiwakal? Naghihintay ka ba para sa sanggol na lumaki? At sabihin sa iyong anak ang tungkol sa kanyang ama. Ang pinakakritikal na tanong ay sa kanyang sarili. Bakit hindi mo isakripisyo ng kaunti ang iyong sarili? Lahat ito ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang kasalanan ay parang multo na nakakapit sa kanya. Nang gabing iyon siya ay uminom ng gamot at nagtangka na magpakamatay. Nang marinig ng bata ang pagsusuka ng kanyang ina, tumakbo siya sa banyo at natagpuan ang kanyang ina, hanggang sa sumugod ang lolo't at lola niya, upang dalhin ang kanyang ina sa ospital upang simulan ang kanyang psikolohikal na paggamot. Ito ang unang pagkakataong iniwan ng bata ang kanyang ina. Nagsusumikap siyang matuto at mabuhay mag-isa. Nakakausap ng bata ang mga hindi kilalang tao. Ngayong mga araw ang kanyang lolo ay nag-uwi ng isang aso. Tuwang-tuwa ang bata. Naging masaya kasama ang aso. Ngunit palaging namimiss ng bata ang kanyang ina. Minsan tinitingnan niya ang larawan ng kanyang ina nung siya ay bata pa. Sa araw na iyon, nagpunta ang bata sa kanyang lola. Tinanong ang lola kung makakatulong siya sa paggupit ng kanyang buhok. Nais niyang gupitin ito at ipadala sa kanyang ina. Napakasaya niya. Pagkatapos tinulungan siyang maghugas ng buhok, tinulungan siyang punasan ang kanyang buhok. Biglang sinabi ng bata sa lola na, "Mahal kita." Pagkatapos niyang marinig na mula ang ilong niya, tumulo ang luha. Sinabing mahal din kita, Jack. Biglang kumatok sa bintana ang isang maliit na kaibigan. Nais na makipaglaro sa kanya. Tulad ng maraming iba pang mga normal na bata, sa tamang oras lamang bumalik ang kanyang ina. Nakita niya siya. Ngumiti siya ng bahagya. Nakita ng bata na sumugod ang kanyang ina. Niyakap nila ng mahigpit ang bawat isa. Sinabi ng ina sa bata na nang makita niya ang buhok na ipinadala niya, alam agad ng ina na makakabangon siyang ulit. Ang nanay at ang kanyang anak na lalaki ay madalas na lumabas upang galugarin ang mga bagong bagay. Bumalik ang bata at ang kanyang ina sa dating bahay na naging kulungan nila. Nagpaalam sa mga gamit sa bahay na kanyang kinalakihan. Nagpaalam sa mga upuan at aparador. Gusto niyang magpaalam ang kanyang ina sa silid na ito kasama niya. Agad na sinabi ng kanyang ina ang mahinang pangungusap na paalam. Sa wakas ay nagawa nilang makaalis sa hawla. Ang kulungan na ito ay hindi lamang silid na iyon. Ang kaluluwa ng bawat tao ay nakakulong sa isang silid. Kailangan nating maging mas matatag upang masira ito. Tulad ng sinabi ng lola, walang sino man ang nababanat sa kanilang sarili. Kailangan nating lahat na tulungan ng mga taong mahal natin. Ang pagsama at pagsuporta ay nagpapalakas sa kanila.